It's Angeline at maligayang pagdating sa aking channel. Para sa aking first video, ang gagawin ko is ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking everyday makeup look na fresh lang. Mukhang 15, 16 years old. Ayan. So, ayan, magsisimula na po tayo. Nakapaglagay na ako ng moisturizer sa aking mukha. Para sa aking base, ang gagamitin ko ay itong Paintbox Skin Perfecting BB Cushion ng Bench. Ang kinuha kong shade is Fair. Kasi yung isa, yung natural ba yun, hindi ko na maalala, yun ay masyadong maputi para sa akin. So, ang gagawin lang natin is to dab yung product sa ating face. Ayan. So, ayan. Tapos na tayo sa ating base. Ang ginagamit ko para iset yung aking mukha is itong Bench Daily Spell Magic Powder UV Sunscreen plus Vitamin E in the shade Natural. So, kukuha lang ako ng brush. Ilalagay ko siya sa kamay ko. Tapos gagamit ako ng kahit anong brush. Ito. Ito yung usually na ginagamit ko, yung puddle brush. Tapos, kukuha lang ako ng product. Tapos, ilalagay ko sa mukha. Ayan. So, ayan. After natin mag-set ng ating BB cream, kasi nga, BB cream lang yun. So, hindi tayo mag-expect na talagang ma-cover niya yung mga imperfection ng ating mukha. Like yung mga acne scars, yung mga redness, ganyan. Yung mga pimple marks. Hindi tayo dapat mag-expect kasi BB cream lang siya. So, yung kanyang coverage is light to medium lang. At buildable naman yung kanyang coverage. Kung gusto mong takpan yung mga imperfection sa inyong mukha, eh gumamit ka ng concealer. Pero para sa aking everyday makeup, hindi ako gumagamit ng concealer. Para natural lang talaga. Then after nyan, magkikilay na ako gamit itong sleek na brow kit in the shade medium. Sa kit na ito, may wax part and may brow powder. So yung gagamitin ko sa wax is yung angled brush. Yun muna yung gagamitin ko para i-line yung brows ko. Ayan, kapag na-line ko na, saka ko i-fill yung gitna. Kung ano yung matitira dun sa nakuha kong product. Yun yung i-scatter ko dito. Para i-fill yung brows ko. At hindi ko nilalagyan ng wax yung dito na part. Kasi magiging masyadong dark yun dito. Kailangan may gradient effect. And then, yung kabila naman. And then, gagamitin ko naman yung isa pang brush para dun sa brow powder. Tapos, ipapatungan ko lang yung wax na nilagay ko. Para mag-set yung wax na nilagay. Tapos, kung ano yung matitira dun sa brush, yung nilalagay ko dito sa inner part ng aking. Para hindi masyadong makapal tignan yung gilid. Then, after ko maglagay ng product, gagamit ako ng spoolie para yung mga excess product mo. Ayan. Pantay na ba? Mukha naman siyang pantay sa personal. Pero hindi ko alam kung sa camera pantay pa siya. And then, after nyan, ang gagawin ko na is to curl my lashes. Although, madami nagsasabi na mahaba daw yung lashes ko. And medyo nakagano na siya. Pero,
Minsan, pag natitripan ko, I prefer to curl it up pa. Pero minsan, kapag tinatamad ako or yung medyo nagmamadali, hindi ko na siya kinukurl. Itong curler ko ay nabili ko sa Daiso. And then, ang gagamitin ko na mascara is yung from Maybelline. Hindi ko na maalala kung ano to, basta ito yung parang may fiber effect na doon. Hindi ko na maalala. So, ayan. And then, yung kabila naman. May naririnig kayong aso, pagpasensya niyo na po dahil sa subdivision namin, madami talaga ng aso. And then, after ko magmaskara, ang gagawin ko na is contour. Yes, contour po mga kaibigan kasi po malaki po yung mukha ko. At syempre, everyday gusto ko magmukhang slim yung mukha ko. Ayaw naman natin na magmukhang siyompaw yung mukha natin. Kaya ang gagamitin ko na pang contour is itong face contour kit, pressed powder and highlighter in one ng Sleek din in the shade medium. And then gagamit lang ako ng brush para sa aking contour. Tapos iyon, nakita nyo ba, 'di ba ang powder, tinatap ko siya para mawala yung excess powder, para hindi yung parang para may isang blocker na nakalagay dito ng contour mo. Ayun yung nakikita nyo na ba yung shadow dito sa aking jawline? Para malaman nyo kung nasan yung jawline nyo, gumanon kayo. Yan. And then, yung sa kabila naman. Yan, medyo nag-slim na ba yung face ko? Ayan! And then, dito na sa mic. Ah! Yung kanina pala, cheekbones pala. Jawline. Ito nga pala yung jawline. Ayan, nakalimutan ko na. And then, dito sa mic. Kita nyo naman, di ba, ang lapad ng noo ko. Yung kalaparan ng noo ko ay hereditary. Sa aming pamilya, yan talaga yung tatak sa pamilya namin. So, ayan. Siyempre, kocontour din natin yan. Ayan. Kapag sa tingin mo, lumiit na yung mukha mo, pwede na tayong mag-proceed sa ating blush. Ang gamit kong blush is, hindi siya branded. Binigay lang siya sa akin, pero ang ganda ng effect na sa akin. Nakakabata. Ewan ko, hindi ko na rin maalala yung tanggal na yung you know. Hindi nakita yung kung ano man yung brand niya. Or, hindi ko na maalala kung anong brand. Kasi nga, ang tagal na nito sa makeup kit ko. Siguro, syempre, nagdidikit-dikit sila. So, nagtanggal. Meron siyang 4 shades. May 4 shades siya. Yung baby pink, yung medyo peachy pink, tas peach, tas parang medyo bronzy na red, ganun. Ang ginagawa ko, hindi ko siya isa lang yung ginagamit. Ang ginagawa ko is, minimix ko siya. Tapos sinatap ko. Yes, ang powdery na naman, besh. Tapos yun yung ilalagay ko dito. With the same brush. Yes, with the same brush. Kasi nagtitipid ako sa brush. Kasi ito lang yung gusto ko na nasa makeup kit ko. Ayoko yung ang daming brush, ang daming products, sobrang siksikan. Eh, hindi naman lahat ginagamit, di ba? And then, sa kabila naman,
mantika lang, besh, para makita mo yung cheeks mo nakaumbok. And then, yung nakaumbok, yung lalagyan natin na blush. Yan. Cute na ba? At makalimutan natin mag-contour ng ilong dahil ako ay pangok, mag-contour tayo ng ilong. Yes, ito na rin po yung gamit ko kasi pwede mo naman gawa ng paraan. Hindi naman kailangan bumili ka ng maraming brush para lang sa isang part ng mukha mo. Kung pwede mong gamitin ang isang brush para sa lahat, sa buong mukha mo, why not? So, ayan. Yung tawag dyan, iniipit ko siya para maging straight kasi fluffy siya. Ayan, tapos ipipinch ko dito. Tapos yun na yung gagamitin ko. And then, sa kabila naman. Yan. Ooh! Boom! Ang tawasan ng ilong ni Besh. Diba? Grabe yung ilong. Kita niyo ba yun? Biglang tumangos, para kang nagpanungos dyan baga. Mag-contour ka na lang kung wala kang pera. Mag-contour ka na lang ng ilong kung wala kang pambelo. Chill. Parang nagpa-nose job in 1 minute. Sa aking everyday makeup, hindi ako nag-highlight kasi oily yung mukha ko. So, kapag nag-oil in dito, lang na sa T-zone, so, pag nag-oil up yan, lalo na yun sa part na yan, besh, para na ako, pwede na ako mag-benta ng mantika. Yung tigilimang piso sa tindahan. Kaya hindi ako madalas nag-highlight. Nag-highlight lang ako pag may mga events, kapag may importante puntahan, gano'n. Gumagamit ako nitong lip balm from Avon. Para make sure lang na na hindi magiging dry yung ating lips kapag naglagay na tayo ng lip product. Lalo na kapag yung nilagay natin is lip tint, di ba? Yung nakasobrang nakakadry yung mga lip tints. So, I make sure na I put lip balm before putting lip tint para ma-moisturize niya yung lips at hindi mag-dry. Ang gamit ko na lip tint, pero hindi siya lip tint. It's a 24-hour lip tattoo from Bench. Pero yung effect niya sa akin kasi para siyang lip tint. Kaya parang for everyday look na gano'n. In the shade red. Dalawa lang yung shades ito. It's pink and it's red. Yung kinuha ko is yung red. Ayan. Maglalagay lang tayo dito sa may inner part ng ating lips. So, ayan na po yung makeup look. Ang aking everyday makeup. Yan, ganyan lang. Ang fresh lang. Tignan. At dyan na po nagtatapos ang video na ito. Kung nagustuhan niyo itong video na ito, huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Hanggang sa muli, paalam!